Magandang araw sa inyong lahat. Ito si Juliet Cruz at narito ko muli ang Inspire Life para magbigay buhay sa inyong lahat. At kasama natin ngayon, walang iba. Of course, Richie Cuna, isang entrepreneur. Ayan. Sa ngayon, Richie, maraming naghahanap ng trabaho, marami rin ang naghahanap ng extra income, maraming gustong magnegosyo. So, anong masasabi mo? Meron ka bang mga insights ngayon na ikaw nga ay meron mga sinisimulan din mga negosyo? Alam mo, Juliet, sa tagal na panahon natin sa business, talagang parami na parami ang naghahanap ng negosyo. Okay. No? And misan, hindi na malaman kung saan magsimula o anong dapat gawin. Mm-hmm. So, I think dito sa ating talk right now, ay matutulungan natin sila kahit man lang guide mm-hmm. kung paano sila makapag-negosyo. Yan. So, may mga tanong tayo, may mga na-interview din ako mga ibang mga OFWs na gustong maghanap ng extra income o kaya pagdating nila rito, gustong nilang magnegosyo. May mga gustong magsimula sa isang ng negosyo pero yung iba walang kaalaman. Kaya isang unit tinatanong natin sa kaya kaya, kung ikaw maging negosyo, pwede ka naman magnegosyo as you on your own, no? Mm-hmm. Pero sariling konsepto. Sariling produkto on your own. Yan yung sabi natin, startup. No? Yes. Sariling kusang ikaw magbibil ng iyong negosyo. Ayun. Nung nakaraan, napag-usapan natin yung mga pros and cons. Ngayon, lalo nating i-digital yan. No? So, may mga gustong mag-negosyo from scratch. Meron gustong mag-franchise. Pwede rin siya. Meron namang gustong bumili ng negosyo na nakatayo na kasi gustong ibenta ng mga dating negosyante. Alam mo, mga options yan, yes. Juliet, no? Magaling at maganda kung sarili mo. Mm-hmm. So, siyempre, sarili mo startup concept. Mm-hmm. Pero marami rin nagsasabi, kung kami ay hindi masyadong sanay, yeah, magtayo na sarili negosyo, posible ba franchising as an option para makapag-negosyo sila? Ayan. So, since ikaw, alam ko marami kang kaalaman ko dyan, siguro ako magiging estudyante mo po ngayon. Sige. Dahil alam ko ikaw ang expert, sige, when it comes to franchising. Sige, Julie, huwag mo ko tatawagin, sir. Yes. Kasi ikaw ang mga. Ah, ganun. Okay. Sige. Sige, sabi nga nila, kunyari gusto mo magnegosyo. Mm-hmm. And medyo ayaw mo namang magsimula ng startup na konsepto mo, pwede ang franchising. Mm-hmm. Pero, huwag mo maingat tayo sa franchising kasi maraming pros and cons, di ba? Yeah. Hindi naman pag sinabing franchising, madaling-madaling bukas. Mm-hmm. On digo ka na. Yes. On board ka na sa negosyo. Marami rin dapat tayong intindihin kung ano talaga ang konsepto ng isang franchise business. Mm-hmm. So, ano ba yung mga advantages at disadvantages kung kukuha ako ng franchise na? Tama. Siguro, alam mo, sabihin natin sa kanya, ano ba talaga ang motivo ng isang franchise? No? Mm-hmm. Sinasabi natin, pagka isang negosyo gusto mo i-franchise or isang negosyo i-franchise mo, ito isang produkto o servisyo na sistema, subok na. Mm-hmm. No? Subok na na gusto mo i-duplicate. Yes. No? Ibibigin mo o i-alok mo sa ibang tao. Mm-hmm. So ito yung what you call successful system, mm-hmm, na gusto mo na siya or dilip ka na pwede mo na siyang palaguin. Yan. Okay, so, simulan natin. So, ano ba yung mga advantages, mga pros? Isa, pinatang, ano ba maganda? Disadvantage o disadvantages? Pros or con? So, medyo i-mix natin ang content sa discussion natin. Sige. Una-una, ang kagandahan ng isang franchise business, mm-hmm, Juliet, ay yung produkto mo o servisyo ay subok na. Okay. No? Hindi lang subok, pero may sistema na nakasanayan, no? Mm-hmm. Nasubukan na, napatakbo na, na-operate na. At buo na sa loob ng isang franchise or may-ari ng negosyo, mm-hmm, na allocate, mm-hmm, o i-allocate. Mm-hmm. So yan ang isang pinaka-importante na aspeto. Yeah. Kasi proven, eh. It's a proven system. No? Mm-hmm. Pangalawa, may sinasabi silang may brand trademark na, o may recall na, brand, yes, recall. So, ibig sabihin, yung brand na yan, hindi lang isang store yan, no? Chances are, meron na yan 20 stores, 50 stores, iba nga, more than 100 stores, eh. Mm-hmm. So, sa ganung paraan pala, masasabi mo, yung brand na yan ay nasubukan na, mm-hmm, no? Yung brand na yan ay nakilala na. Mm-hmm. Yung brand na yan ay may tiwala na.
So, brand recall is very important sa isang franchise business, no? Ngayon, may sinasabi rin naman sila sa franchising, ano ba yung advantage, no? Ang advantage dyan, yung franchisor, yung original owner ng business, ay marami ng tuition fee ginawa. Ano yung sabi tuition fee? Sabihin, ilang years na niyang pinaghirapan yung negosyo na yan, ilang years na rin niyang nag-ups and down, ilang beses na siguro nadapa yung franchisor mo, bago niya inalok sa'yo. So, di ba? Again, it's not only a proven system, a brand known, but it's also a franchisor na nasubuhan na rin niya mismo, no? Ups and downs. So, it's what you call tuition fee na the good and the bad na solve na niya eh. Sa eskwela, di ba, ilang baksak at pasado na bago niya inalok. So, di ba, ang laking advantage sa isang entrepreneur na kung franchise business ay ready na, you just jump in and be trained by the system. Napakaganda. So, ako nag-take down mo kasi ako ang estudyante mo. Sige. Palitan tayo. Kung matuto, Richie, about franchising and maybe in the future mag-franchise. Balita ko nga, yung assistant mo sabi, Juliet, nakapila raw ang mga franchise business sa bibili mo. Naks naman. Isano mo naman kami dyan. Sana magbilang ang hirap. Ay, dapat lang. Ano yan, we want to motivate and inspire our viewers, no? Yes. Sa negosyo, importante talaga yung positive, no? yung outlook na talaga si Dino. Tama. Pag-uusapan natin yan yung about characters and attitude later. Of an entrepreneur. So, going back to our discussion about pros and cons. So, dito nakita ko yung pros, no? About buying a franchise. Kasi may sistema, may brand, may vision fit na yung ano, nagbigay ng ano, ng franchise. Meron na rin brand, no? Saka, una-una, may support ka rin ng iyong franchisor. Mm-hmm. Kasi yung franchisor, hindi ba isang tao lang yun. It's a company behind him, behind a brand na sumusuporta sa sistema. So, ang dami mo matulong, di ba, pagdating sa franchising. Para ka pang may one-stop shop na pagpilindot mo. Nandiyan yung services, nandiyan yung support, nandiyan yung mga knowledge, or even development ng produkto. Di ba, ang laki rin naman kasi ng advantage na marami kang matulong. Yes. Narinig ko yan eh. Parang you have your own business, but you're not alone. Exactly. Because you have the whole system and the whole franchise on your back. So yun, sa cons, wala akong hiling. Sabi nga nila sa franchising, ako, whenever I talk about franchising, sinasabi ko na hindi mapuro heaven ang franchising ko yun. Wala tayong sinasabing overnight success or instant millionaire. These are all hard-earned money, no? Na maghihirapan mo, matututunan mo, at sisikapin natin, no? But of course, sa franchising, dapat alamin din natin yung mga downside, no? Una-una, sabi nila pagka sa franchising, medyo yung franchisee, yung bumili ng franchise, ay hindi marusunod ng sistema. No? Kung sa basketball yan, one-man team, no? Mahihirapan ka. Dito sa franchising, importante, yung franchising, bumili ng negosyo, ay marunong sumunod sa sistema, tinuturo ng isang franchise. So, yun naman ang sikreto dyan eh. Just follow the system, you will never go wrong. So, yan isang disadvantage pag hindi ka sa parunong sumunod. Iba sinasabi nila, sa franchising ay mahal. May gastos, may investment. Totoo, no? Totoong may investment yan, may gastos yan. Pero, it doesn't mean dapat mahal eh. No? Sa Philippines now, if you will review and you will research on the franchise business opportunities, marami na rin mga franchise businesses na medyo reasonable. Hindi ko sinasabi na ang franchise dapat mura. Kasi minsan, pag mura, Julian, too good to be true. Of course, there are costs involved. No? Kasi, as I said, marami expense behind the franchisor. Diba, meron siya tinatawag siya na hindi lang yung pag-train sa'yo, pero may support. I mean, the support will go
for a long time until pasok ka sa third floor. So, critical talaga yung discipline ng isang franchisee to follow the system. Yun. Okay. So, meron pa bang iba na thoughts na pag-usapan natin along the way, no? Kasi minsan, din-explain natin both sides para matitignan na. Pero isa pa rin nakikita akong, siguro, we can discuss right now sa franchising is yung knowledge, no? Knowledge ng isang franchisee. No? It will be an advantage if yung franchisee is a bit knowledgeable dun sa franchise business concept na papasukan niya. Example, Juliet, ikaw, mahilig ka sa negosyo, alam ko yan. Mahilig ka rin sa beauty and wellness, di ba? E kung gusto mo mag-franchise ng isang salon, dapat mahilig ka talaga sa beauty and wellness. So, e kung wala kang hilig magpa-beauty, wala kang hilig sa makeup, everything, darangahan ka ba? Ganun rin ako yung panahon na nag-franchise kami ng isang business na laundry, laundromat, no? Eh, yung kasama ko, allergic sa sabon. So, paano kami makapag-operate with him na medyo allergic sa sabon? So, di ba, these are things na you have to also consider and taking a franchise business as a business opportunity. Ayun. Yan. Ang dami ko natutunan sa iyo ngayon. And siguro yung mga nakikinig sa atin o nag-review sa atin sa ngayon ay lalo silang mai-excite at magiging interesado sa ating pinag-uusapan. So, sa aking naintindihan, totoo ka, no overnight success, no? Yes. And ang dami pa lang dapat pang-aralin kapag magninegosyo. Pero yung pinag-uusapan natin might be just the first page of a franchise industry business, no? Sabi kanina yung franchising long time ago, few years back, medyo marami na familiar. Maybe we were among the few na lucky na matagal na kami nasa industry. Na yung aming natutunan through the years, Juliet, ay na-apply namin. Kasi minsan, ano naman wala sa libro eh. Ang mga policies or the ethics behind franchising. So most of the things na binidiscuss natin, o i-discuss natin in the future, are precisely nanggaling sa mga experiences, no? Yung talaga life cases na nangyari sa atin bilang isang franchise. Yeah, so mga experiential learnings natin along the way when you do the franchise. Exactly. Yeah. So marami pa tayong mga aalamin kay Richie at alam ko kayo man ay may mga question din. Kaya kung may mga question kayo, private message nyo kami sa aming Facebook, facebook.com/inspirelifeglobal.com. I-like nyo yan, i-share nyo yan, at magkakaroon din tayo ng YouTube, Instagram, at iba pa, lalo ng ating website. Ang ating website po pala ay www.inspirelifeglobal.com. Ayan. So, ilalabas na natin yan soon. At, of course, you have to follow and subscribe. Okay? So, babalik kami sa marami pa nating pag-uusapan.